Pumanaw na ang legendary movie star na si Amalia Fuentes sa edad na 78. Inanunsyo ng kanyang mga kapamilya kasama na si Aga Mulak na pamangkin niya ang pagpanaw ng aktres ngayong Sabado ng umaga, October 5. Si Amalia Fuentes ay binansagan bilang Elizabeth Taylor of the Philippines dahil sa pagkakahawig niya sa yumaon na ring legendary Hollywood actress. Nagsimula ang movie career ni Amalia nang manalo sila ni Juancho Gutierrez bilang Mr. and Miss No. 1 ng Sampaguita Pictures noong 1956. Noong taong din iyon ay inilunsad sina Amalia at Juancho sa pamamagitan ng pelikulang Movie Fan. Pagkatapos nito ay nagkasunod-sunod na ang pagtatambal nila sa mga pelikula kabilang na ang Rodora noong 1956, Sonata noong 1957, Pakiusap 1959, at Ang Senyorito at ang Atchay noong 1963. Ngunit mas naging popular ang love team ni Amalia sa aktor na si Romeo Vasquez na kalaunan ay napangasawa niya. Ilan sa mga pinagtambalan nilang pelikula ng kanyang partner na si Romeo Vasquez ay ang Pretty Boy noong 1957, Ako ang Maysala 1958, at Bilanggong Birhen noong 1960. Bukod sa pagiging aktres ay naging director, writer at film producer din si Amalia sa pamamagitan ng kanyang sariling film company, ang AM Productions. Siya ang nagsulat ng screenplay ng mga pelikulang Tatlong Kasaysayan ng Pag-ibig noong 1966 at Ito ang Aming Kasunduan noong 1973. Noong 1976 ay idinirek niya katuwang si Feli Crisostomo ang pelikulang Mga Rey ng Walang Trono kung saan sila ni Vilma Santos ang mga bida. Sa mahigit na 5 dekada niya sa Philippine movie industry, 2 beses nanalong Best Actress si Amalia sa FAMAS noong 1966 para sa Ibulong Mo sa Hangin at sa 1973 Manila Film Festival para sa Pag-ibig Mo, Buhay Ko. Huli siyang napanood umarte sa teleseryeng Huwag Kang Mawawala na pinagbidahan ni Judy Ann Santos noong 2013. 2 beses ikinasal si Amalia Fuentes, una sa dati niyang leading man na si Romeo Vasquez sa Hong Kong noong 1965, ngunit naghiwalay sila noong 1969. Isang naging anak nila si Lizelle Sumilang na naging asawa ni Albert Martinez. Pagkatapos ng ilang taon ay ikinasal siya sa American businessman na si Joey Stevens, ngunit nag-divorce din sila pagkatapos ng 28 years ng kanilang marriage. Mayroon silang adopted son na si Jerick Stevens. Kilala rin si Amalia sa kanyang pagiging palaban at 1 beses na siyang nasangkot sa mga kontrobersya. Sa kabila nito, hindi matatawaran ang naging ambag ni Amalia Fuentes sa industriya ng pelikulang Pilipino na nagpamahal sa kanya sa marami nating kababayan. Higit sa lahat, dahil sa kanyang pagsusumikap at pagsasakripisyong maitaguyod ang kanyang pamilya. Bukod kay Ninyo Mulak, ang iba pang mga pamangkin ni Amalia na nasa showbiz ay sina Aga Mulak, Arlene Mulak, Almira Mulak at AJ Mulak. Ito ang naging huling mensahe ni Aga Mulak sa kanyang second mother na si Amalia Fuentes. You started it all for us. You have taught me so much in life. You were an inspiration. You treated me like your son. I'm at a loss for words. Go rest now. I know for sure that you are the happiest right now, for you are at peace, and most especially, reunited with Ate Lizelle. My growing up years was spent with you, Tita. All my weekends, summer vacations, our trips to Baguio, in Tali, in the States, lahat na. Huling paalam, Tita, rest in peace. You are with our Creator now. Rest in His embrace. My dad, my mom, you, my second mom, Ate Lizelle, who's always been a sister to me. I miss you all. I will miss you all forever. Sa isang interview ay ibinahagi din ng Star for All Season na si Vilma Santos ang taos puso niyang pakikiramay sa pamilya ng kanyang kaibigan na si Amalia Fuentes. Bumuhos din daw ang luha ni Vilma Santos nang biglang malaman ang balitang pagpanaw ni Amalia ngayong umaga.